Kumusta mga bata? Kayo ba ay nagagalak sa araw na ito na muli tayo nagkita? Ako din ay ganoon sa inyo. Ako natutuwa na makita kayong muli ngayon. Tayo ay muling mag-aaral ng panibagong titik sa alpabetong Filipino. Bago natin aralin ang panibagong titik, tingnan ko nga kung naaalala natin ang ibang mga titik na atin nang napag-aralan. Ang una ay ang titik A na merong tunog na A. Very good. Ang titik E na may tunog na E. Ang titik I na may tunog na I. Magaling. Ang titik O na may tunog na O. Ngayon ay pupunta tayo sa ikalimang titik sa alpabetong Filipino. Ito ay ang titik U. Titik U. Ito mga bata, ang titik U. Ang sabi niya ay U. Itulis nga natin ang ating mga nguso. Ganito, sabihin niyo U. Kulang pa yung tulis. Isa pa. U. Ayan, magaling. Sabi ng titik U ay U. Ano ang tunog ng titik U? Titik U, titik U. Ano ang tunog ng titik U? U. Tuturuan ko kayo paanong isulat ang titik U. Tingnan nating mabuti at sundan ang mga guhit. Isang guhit pababa. Isang guhit pababa. Pakurba at pataas. Yan ang malaking titik. Pababa, pakurba, pataas. Paano naman ang maliit na titik? Isang guhit pababa. Pakurba at pataas at muling bababa. Yan. Ganoon mga bata, isulat ang titik U. Okay, ngayon naman na ipapakita ko sa inyo ang ilang mga bagay na mayroong tunog na U sa unahan. Tignan nating mabuti at pag-aralan. U. Upo. Alam nyo ba ang upo? Ito ay masustansyang gulay na masarap ginigisa sa sardinas o kaya ay sa karne. Kumakain ba kayo ng upo? Sabi nyo nga, U, upo. Ito naman ay U, ube. U, ube. Anong kulay ng ube? Tama, kulay ube. Kulay violet. Okay, pero meron ding ube na puti, mga bata. Ang ube na ito ay parang kalahi ng mga kamote. Pero iba ang kanyang kulay. Ito ang ginagawang ube halaya. Yung kulay violet na masarap kainin. Na alam kong gusto rin ninyo. Sabihin nyo nga, U, ube. Ang susunod ay U, ulo. Hawakan niyo natin ating mga ulo. U, ulo. Ang salitang ulo ay nagsisimula sa titik U. Ang susunod ay U, usa. Sabihin niya natin, U, usa. Ang usa ay may mahabang sungay. Alam niyo ba mga bata? Kapag mas maraming sanga ang kanyang sungay, ibig sabihin mas pogi siya. Yan ay U, usa. Ito ay U, ulap. Sabihin nyo nga, U, ulap. Kapag kayo ay lumabas at tumingala doon sa kalangitan o sa kalawakan, makikita ninyo ang maraming mga ulap. Ang ulap na yan, mga bata, kapag kumapal, ay nagiging ulan kapag siya ay bumagsak. Ang tawag natin dyan ay U, ulap. Ito ay U, uod. Sabihin nyo nga, U, uod. Saan natin nakikita ang uod? Sa mga halaman, sa mga garden ninyo. Children, may iba't ibang uri ng uod. May uod ng mga mahaba at maliliit, yun yung mga nasa lupa lang. May mga uod din katulad ng mga malalaki o caterpillar na nagiging paru-paro. Ang tawag natin dito ay uod. Ang susunod ay ugat. Sabihin nga natin, ugat. Ang larawan na mayroon tayo dito ay ugat ng puno, hindi ugat sa paa o ugat sa binti. Ito ay ugat. Ang susunod ay ubas. Ang ubas ay isang uri ng prutas na nakakaalis ng mga hindi magandang elemento sa ating katawan. Ito ay antioxidant, nag-aalis ng toxin sa ating mga katawan. Kaya ito ay may sustansya at maganda sa ating kalusugan. Sabihin nyo nga, ubas.
Ang ubas ay karaniwang kulay violet, pero may ubas na berde dito sa atin sa Pilipinas at sa iba ring lugar. So ito ay ubas. Ang susunod ay ulan. Kanina sabi ko yung ulap pag kumapal babagsak magiging ulan. Magiging maliliit na patak ng tubig. Yan ay ulan. Unan. Unan. Gumagamit ba kayo ng unan? Yung iba dyan, ang daming unan. May unan sa ulo, may unan sa paa, may unan sa pangiliran. Meron namang tao na hindi naman nakakatulog kapag may unan. So, ang unan ay natulong upang tayo ay makahiga ng maayos at makapagpahinga. Ito ay unan. Ang susunod ay usok. Sabi nyo nga, usok. Kapag ikaw ay nagpaapoy, merong lumalabas na puti doon. Ang tawag doon ay usok. Upuan. Upuan. Ito ang ating mga chairs, ang ating mga inuupuan. Hanapin natin at bilugan ang lahat ng titik U. Tignan ko nga kung mahanap ninyo ang titik U. Tignan nyo nga kung tama ang nabilugan nyo. Magaling! Kabit sa titik U ang lahat ng bagay na nagsisimula sa tunog nito. Ano ang mga ito? Ulap, upo, bulaklak, unan, ubas, at suso. Tignan ko nga kung mahanap ninyo. Ikabit nga sa titik U. Tama ba ang inyong mga sagot? Ang ulap, upo, unan, at ubas ay mga bagay na may tunog na U sa kanyang unahan. Mga bata, ang napag-aralan natin ngayon ay titik U na may tunog na U. Ulitin nga natin, ano ang tunog niya? Magaling! Sana mga bata ay hindi natin makalimutan ang titik na ito dahil ito ang kukumpleto sa limang titik sa alpabeto na patinig. Huwag natin itong kalimutan upang tayo ay madaling makabasa sa mga darating na panahon. Paalam!